ba isa sa mga students ko na nagtatanong kung paano nga ba maglagay ng video sa PowerPoint presentation. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan kung paano maglagay ng video na katulad nito. ADHD, same with the other researches, that when you say ADHD, it is a persistent pattern of inattention, hyperactivity, and impulsivity. Gumawa ng PowerPoint presentation na nakikita ka habang nagpapaliwanag. Class, ang paglalagay ng video mo sa PowerPoint presentation habang ikaw ay nagpapaliwanag ay sobrang madali lang. At alam kong kayang-kaya nyo dahil ituturo ko sa inyo sa oras na ito, step by step ang paggawa nito. Unang hakbang, hanapin ang PowerPoint presentation na gusto mong lagyan ng video mo habang ikaw ay nagpapaliwanag. Pangalawang hakbang, double-click mo lang ang file ng PowerPoint presentation na iyong napili. Long hakbang, kapag nabuksan na ang PowerPoint presentation, click mo lang ang slideshow sa iyong menu bar. At siguraduhin na ang pinipindot mo ay ang maliit na triangle para lumabas ang record button, record from current slide button, at record from beginning. Kung sa unang slide ka maglalagay ng video mo, click mo lang ang record from beginning. Pero kung nasa second or third or fifth slide ka na, click mo lang ang record from current slide. Pang-apat na hakbang, hintayin lumabas ang ganitong itsura ng iyong slide sa iyong laptop o kaya sa iyong desktop. At kung handa ka ng mag-record, click mo lang ang record button. At kung napapansin nyo, nakikita na ako sa record slide. Ang tanong, kapag ba nagkamali ako sa pag-record, pwede ko ba itong i-delete? Pwedeng pwede. At ganito lang ang inyong gagawin. Ang limang hakbang, kung nagkamali ka sa pag-record, click mo lang ang record button para i-pause ito. Pagkatapos i-pause ang pag-record, pindutin ang escape key sa iyong keyboard para makabalik ka sa main menu mo. At kapag nakabalik ka na sa main menu katulad nito, click mo lang ang iyong picture na kung saan nandoon ang iyong ni-record. At kapag lumabas ang ganitong itsura sa iyong screen, click mo lang or press delete sa iyong keyboard. O hayan, kung makikita nyo, deleted na. Lumako na tayo sa pang-pitong hakbang. Para makapag-record ka ulit, click mo lang ang iyong slideshow, then record from current slide. Ayan, nakita natin, record from current slide. Again, class, siguraduhin na ang kiniklik natin ay ang maliit na triangle sa may record slideshow. Then, record from current slide ang ating pipindutin kasi wala na tayo sa beginning ng ating slide. Ang tanong, paano ako lilipat sa susunod na slide? Madali lang yan. Para makalipat sa susunod na slide, click mo lang ang maliit na triangle sa may bandang kanan ng iyong screen. At ilan ang pangwalong hakbang? At ano naman kaya ang pangsiyam na hakbang? At kung kontento ka na sa iyong ginawa, pwede mo nang i-click ang file button. Click lang natin ang file button. Ayan.
File button para ikaw ay makapag-save as. Click natin. Ayan. Save as. Pag na-click mo na ang save as, hanap ka ngayon kung saang folder mo siya ilalagay. Ako gusto ko sa prelim dahil ang lesson na ito ay pang prelim para madali ko siyang makita. Kapag nahanap mo na kung saan mo ilalagay ang file, balikan mo ang file name ng file mo. Baka kasi gusto mong palitan ito. At kung okay ka na sa file name, ayan, puntahan natin ang file name. Kung okay ka na sa file name mo, puntahan mo naman ngayon ang Save As. Tapos, click mo lang yung arrow down. At kapag na-click na ang arrow down, makikita mo to. At kapag nakita mo to, MP4 video, click mo lang yan. Kapag wala kang MP4 video, pwede mo namang i-click. Eto, Windows Media Video. At kapag na-click na yan, then click mo lang ang Save button. At kapag na-click ang Save button, makikita mo itong rectangle na ito. At kapag napuno ang rectangle na yan, ibig sabihin, converted na ang file mo, ang PowerPoint presentation mo, into MP4. So yan, tingnan natin. Kapag converted na ang iyong PowerPoint presentation, mawawala yung rectangle na yon. Kung nakikita nyo sa my screen ko, wala na yung rectangle. Ganun lang kadali. Kung nagustuhan mo ang vlog na to, click mo naman ang subscribe button bilang pagsuporta sa charity channel na ito. Sana may natutunan ka, class, sa vlog na to. Yun lang sa oras na to. Goodbye!